Wilfredo Buendia Revillame, mas kilala sa tawag na Willy Revillame. Isa sa pinakasikat at pinakamayaman na artista at kilala dahil sa walang sawang pagtulong sa mamamayan. Si Willy Revillame ay ipinanganak noong 27 ng Enero, 1961, sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Kilala siya bilang host ng palabas na Wawawi, Willing Willy, Will Time Big Time, Wawa Willy at kasalukuyang nasa GMA Network bilang host ng Wawa Win. Sa kabila ng walang sawang pagtulong ni Kuya Will sa mga Pilipino ay nakakaranas din siya ng matitinding pagsubok bagamat siya ay mayaman. Bago natamasa ng Wawa Win host na si Willy Revillame ang marangyang buhay, dumaan muna sa matinding pagsubok ang TV host comedian noong kabataan nito. Sa interview sa kanya sa isang show, nilahad ni Willy ang buhay niya bago mag-showbiz at ang malungkot niyang kwento na produkto siya ng isang broken family. Ayon kay Willy, tumira siya sa nanay niya na iba ang asawa. Tumira din siya sa tatay niya na iba rin ang asawa. Dati rin daw, nagtatrabaho ang kanyang ina sa isang kantin at dahil hindi matutukan ng kanyang ina ang pag-aalaga sa kanya at sa mga kapatid, siya na rin daw minsan ang tumatayong tagapag-alaga sa mga ito. Sa hirap ng buhay, kinailangan ni Willy magbanat ng buto sa murang edad. Ilan daw sa mga naging trabaho niya ang magtinda ng dyaryo at maging barker, kung minsan ay naglilinis ng jeep. Ang bayad daw sa kanya sa paglilinis ng jeep ay mga baryang nauhulog sa mga upuan. Nagtapos si Willy ng high school at kumuha ng kursong dentistry sa Centro Escolar University sa Manila, pero hindi niya ito natapos. Dito na nagsimula ang pagtahak ni Willy sa showbiz. Siya ay nagtrabaho bilang isang drummer at isang araw ay napanood siya ng singer host actor na si Randy Santiago sa bar na pinagtatrabahuan ni Willy at ng kanyang banda. Kinuha siya ni Randy para maging sidekick sa GMA Network Noontime Show kung saan ay tumagal si Willy ng 3 buwan. Sumunod naman ang kanyang unang pelikula sa Regal Films kasama si Joey Marquez sa pelikulang Bobo Cop. Simula noon ay naging sidekick na siya ng mga sikat na artista tulad nila Philip Salvador, Rudy Fernandez, Edu Manzano, Cesar Montano, Aga Mulak, Dolphy, Vic Soto at Chue De Leon. Ang noontime show ni Willy ay 1 linggo na po sila sa ABS-CBN noong 1998. Pagkatapos ay napalitan ito ng Magandang Tanghali Bayan o MTB kasama si Randy Santiago at Jan Estrada na panapat ng channel to kina Tito Soto, Vic Soto at Chue De Leon ng Itbulaga ng GMA-7. Pero sa mga pagsubok na kanyang tinatahak, 3 beses na suspindi si Willy at 2 co-host nito sa show ng MTRCB at tuluyang natanggal ang programa taong 2003. Taong 2004 ay sumali si Willy sa programa ni Paulo Bidiones at Miriam Kimbao na Extra Challenge ng GMA7. Ibinalik si Willy sa public affairs program na Willingly Yours na nag-number 1 sa kakompetensya nitong Wish Ko Lang ng GMA7. Nanalo rin si Willy na Best Public Show Host laban sa mga premiadong TV anchors. Pero ang programa ay tumagal lamang ng 1 taon. February 5, 2005, nagbalik ulit si Willy Revillame sa telebisyon sa programang Wawawi ng ABS-CBN. Ang kauna-unahang programa na tumalo at pumantay sa Itbulaga ng GMA7. Ang programang nagbigay ng pag-asa at saya sa milyon-milyong mga Pilipino sa buong mundo. Doon ay tinawag ng mga tao si Willy na Papi. At taong 2008 ay nabago ang tawag sa kanya ng sambayanan at naging Will. Sa mga araw na yon ay mas dumami pa ang mga tao na nagmamahal kay Willy dahil sa kanyang pagtulong sa mga mahihirap. Hanggang 1 araw ay bigla na lang mangyayari ang trahedya na hindi inaasahan. Sa unang anibersaryo ng Wawawi sa Pilsport Arena, nagkaroon ng stampede at mahigit 70 na tao ang patay.
Samantala ay na-dismiss naman ang kaso kay Willie noong August 2007. Ilang pagsubok pa ang nagdaan sa Wawawi. Isa na nga dito ang Willionario Technical Glitch. Ito ang dahilan ng gera ni Willie at ni Joey sa ere. Subalit sa mga pagkakataong ito ay okay naman na sila at kung minsan ay nagkikita sila sa show. Sumunod na pagsubok ay noong 2009. Noong panahon ng libing ni Cory Aquino na ipinalalabas sa screen kasabay sa ng kanyang ano, programa. Hindi naman sa ano, kasi hindi siguro magandang tignan, pinapakita niya yan. Nagsasaya kami, tapos pinapakita yung... I don't think na parapot ipakita. At ang pinakahuli ay ang paninira ng radio commentator na si Jobert Sukaldito. Tinitira niya ang programa ng mismong istasyon niya. Tinitira niya rin si Willie at ang mga contestant ng Willie of Fortune segment. Kaya noong May 4, 2010, inilabas na ni Willie ang kanyang saluubin tungkol sa isyung ito. At mula ng araw na yon, hindi na pumasok si Willie sa ABS-CBN Noontime Show. 2 linggo pagkatapos ng May 4 incident na naka-indefinite leave si Willie, ang Kanto Boys, John Lloyd Cruz, Luis Manzano, Billy Crawford ang unang pumalit na host sa Wawawi habang wala pa si Willie. Sumunod si Robin Padilla, Rico Puno at Cesar Montano hanggang sa katapusan naman ng Wawawi ay si Luis Manzano na ang naging host. Si Willie ay nagkaroon ng maraming world tours sa buong mundo na nagpapasaya siya ng mga OFWs. July 31 ang Wawawi ay pinalitan ng Pinoy Win na Win na pinangungunahan ni Chris Aquino at Robin Padilla at former co-host ng Wawawi. Maraming tao ang nalungkot sa pagkatanggal ng programa na nagbibigay ng saya sa kanila sa loob ng mahigit 5 taon. Hindi rin nagtagal ang programang Pinoy Win na Win na umabot lamang ng 5 buwan. September 2010, pumirma ng kontrata si Willie sa Kapatid Network upang ipagpatuloy ang pagbibigay ngiti at tuwa sa ating mga kababayan. Kahit may kaso pa siya sa ABS ay ipinagpatuloy niya ito. October 23, 2010, nagbalik sa telebisyon si Willie sa programang Willing Willie. Marami ang natuwa at nakuha ng Willing Willie ang pinakamataas na ratings na nakuha ng TV5. At dahil nga sa patuloy na kinakasuhan si Willie ng ABS, ay nagpabago-bago ang pangalan ng programa nito. Naging Wheel Time Big Time at naging Wawa Willie. Samantala, noong 2015 ay nakabalik si Willie sa GMA sa programang Wawa Win. Hanggang ngayon ay walang sawa si Willie Revillame sa pagtulong sa bawat Pilipino. Lalo pa itong sumikat at inulan nga ng mga followers at subscribers ang page at ang YouTube ni Kuya Will dahil sa tuloy-tuloy na pamimigay ng tulong ngayong panahon ng pandemic. At ang nakakabilib nga ay wala man lang itong sinabing hindi maganda sa ABS-CBN. Sa kabila ng ginawa nito sa kanya, bagkos ay tumanaw pa ito ng malaking utang na loob sa nasabing istasyon. Malaki din po ang utang na loob ko sa istasyon na yun. Ah, okay. Dahil din doon ako nagsimula, doon ako nakilala, nasa puso mo pa rin. Sa kabila ng kahirapan at pagsubok ay narating ni Willie ang kanyang tagumpay. Ito ay dahil sa pagsisikap at pagtitiyaga na kanyang ginawa. Ngayon ay isa siya sa pinakamayamang personalidad sa Pilipinas at isa sa pinakamayamang celebrity. Isa ka ba sa mga tagahanga ni Kuya Will? Pakishare naman ang video na ito para maiparating natin sa iba pa niyang mga tagahanga kung ano ang pagsubok na pinagdaanan niya bago niya narating ang tagumpay. Pakicomment na rin kung gaano mo kamahal si Kuya Will. Thank you for watching, kaibigan. Shoutout nga pala sa mga nag-comment sa nakarang video natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, kaibigan.